Tol, bro, gusto mo ba na ma-obsess ang isang babae sa'yo? Okay, kung gusto mo, panoorin mo ito hanggang sa last part dahil meron akong bibigay na 5 tips and very confident ako na effective ito. Try mo. Tara, simulan na natin. So mga tol, pagpasensyahan nyo na, medyo naiilang ako kasi mostly na audience ko talaga ay mga babae. Pero paparami na din ang mga followers ko na lalaki at mga subscriber ko. Kaya hindi ko naman sila pwedeng ignore. And at the same time, lalaki ako. At gusto ko din silang tulungan. Okay? So itong 5 tips na i-share ko sa inyo, mga kaibigan, ay huwag nyo lang sobrahan. Ika nga, lahat ng sobra ay masama. Okay? Pero confident talaga ako na effective ito. Ngayon, sa mga babae na nanonood pa din dito, i-forward mo hanggang sa last part. Bakit? Dahil meron akong sasabihin para sa'yo. Okay? So, simulan na natin sa 1. Ano nga ba ang iyong dapat na gawin para ma-obsess ang isang babae sa'yo? Don't compliment her on her look. Very common kasi sa mga lalaki na kapag maganda or may nag-makeup yung jowa or nagpa-sexy is that iko-compliment nyo. Of course, walang mali doon, walang masama doon. Pero alam nyo ba na kapag hindi nyo pinapansin, like for example, nagpaganda sila, nagpa-sexy sila, tapos hindi nyo sila pinansin or hindi nyo sila kinompliment, maiinis yan sa'yo, magtatampo yan sa'yo. Pero kahit naiinis at magtatampo yan sa'yo, mas na-obsess naman siya. Dahil obsess siya na ma-appreciate mo. Kaya ang gagawin niya, mas magpapaganda pa yan, mas magpapa-sexy pa yan dahil gusto niyang marinig ang compliments from you. Gets? Warning ko ulit, huwag mo lang sobrahan dahil baka mapagod or maumay yung babae na yan. Okay? 2. When he texts you, wait before you reply. Maniwala ka. Alam nyo, napakalaking factor according sa mga psychologists yung interval when it comes sa texting. Okay? Hindi yung katetext niya, ang bilis mong mag-reply. Once again, wala akong sinasabi na mali yung mabilis kang mag-reply. Pero kung gusto mo na ma-obsess ang isang babae sa'yo, wait a little bit before you reply. Magtatampo na naman yan, of course. Mainis, magagalit pa. Pero it's okay. Hindi ibig sabihin na ayaw na niya sa'yo. Yun lang yung mga sign na na-obsess na talaga siya sa'yo. Bakit? Dahil ang isang tao, hindi naman yan magagalit, hindi yan mainis, hindi yan magtatampo sa'yo kung hindi siya obsessed. So yun yung isang way kung gusto mo na mas ma-obsess pa siya sa'yo. Gets? Once again, wag mo lang sobrahan. 3. Don't text her all the time. Alam nyo nga pare, marami akong kilala no, na ganito na on love sila sa jowa nila, sa isang babae. Tapos halos lagi niyang tinetext, lagi nilang tinatawagan. Sinasabi ko ulit, walang mali doon. Pero kung gusto mo nga na ma-obsess ang isang babae sa'yo, don't text her all the time. Hayaan mo na siyang mauna. Actually, itong tips ko na to ay nasabi ko na din sa mga kababaihan na huwag niyo masyadong tinetext yung boyfriend niyo. And marami na nagko-confirm na very effective. Ngayon, what if napanood din ng jowa mo ito? Parehas kayo na hindi nagtetextan. E di, matirang matibay na. Kaya nga, paulit-ulit kong sinisingit na huwag niyo lang sobrahan. Okay? So, yun na nga. Kung ikaw yung tipo ng lalaki na panay-text sa kanya, mauumay yan sa'yo. Hindi yan ma-obsess sa'yo. Magsasawa yan sa'yo. Bakit? Maybe sa early stage ng relationship niyo, okay pa mga yan. Pero pag nagtagal, promise tol, mauumay yan sa'yo. Don't always text her all the time. 4. I-friend zone mo siya. Alam nyo ba ng mga babae, mas na-obsess sila sa isang lalaki kapag yung lalaki na yan ay friend zone lang sila. Mas lalong na-addict yung babae na yan. I-try mo lang na friend zone at kung talagang nasa kanya yung puso mo, edi huwag mo na siyang bitawan. Ipaglaban mo siya. Okay? So, 5. At ito ang pinaka-the best na may bibigay ko na tips para sa inyo. Ipakita mo na super interested ka sa date nyo or kapag nagde-date kayo. Yung tipong talagang ine-enjoy nyo yung moments na yan. Yung talagang ipakita mo na capable ka na kaya mo siyang paligayahin, kaya mo siyang patawanin, kaya mo siyang, alam mo na. And then, after nyo na, like for example, of course, umuwi ka, umuwi din siya sa tinitirhan niya, iparamdam mo that you're less interested.
huwag mo siyang masyadong tinetext, huwag mo siyang masyadong nire-replyan, and huwag mo muna siyang yayain ng makipag-date. Tignan mo, I'm telling you this, ma-o-obsess yan sa'yo. Try mo lang. Actually, itong binigay ko na to na 5 na tips ay manipulative. So, sa mga babae na nakarating hanggang dito, kung gusto mo na malaman kung paano i-counter yung mga ganito, comment down below how. As in, how. Yan lang. At pakihit po yung likes button para manotice ko kayo. Ano? So anyway, once again mga tol, huwag nyo lang sobrahan. Kasi hindi pare-parehas ang personalities ng mga babae din. Dahil meron din mga babae that kung pinapakita mo, pinaparamdam mo sa kanila that you're less interested, talagang bahala ka dyan. Ganun sila. Kaya dapat ikaw tol, i-balance mo. Okay? Tingnan mo. Okay? Kung ikaw yung tipo ng lalaki na panay habol ng habol, or kung ikaw yung tipo ng lalaki na very predicted, very common, itry mo itong mga tips na shinare ko sa inyo. And trust me, it works. Good day.